Sinama ko na rin sa lilinisin ko itong stand fan. Tinanggal ko na yung propeller niya, yung grills niya dito sa likod at sa harap. Nilalilinis ko muna sa labas. Tapos pag malinis na, i-assemble ko ulit. Yan, assemble na tayo. Ito yung back grills niya. Merong ano dito, oh, may dalawang extended part dito. Tapos ilulusot lang tong dalawang butas dito din sa grills. Tapos may lock siya. Ang kanyang panghigpit clockwise. Clockwise siya. Ano? Okay na, nakakapit na yung back grills niya, nakalock na. Susunod itong propeller. Usually pagka metal, may parang kanal siya dito. Oh. Tapos yun yung itatapat naman dun sa shaft. Yung shaft niya. Ito. Oh. Itong dalawang to. Dun lulubog yung pinakakanal nitong ano, propeller. Ganyan pagka mga metal na fan blade. Kumapa muna. Ayan o. Naka-akma na. Tapos lalagyan na lang natin ng lock. Itong lock niya. Yung lock niya, counterclockwise naman. Counterclockwise. Ayan. Okay. Ipitan ko muna. Ito ng ano, front grills na tayo. Usually ganito, ang lock nito, may lock to sa ilalim eh. Ayan o. Oh. Ayan, nasa ilalim. Kaya lang, lost thread na siya. Worn out na. Tapos, inserted to eh. Inserted. Wala tong tenga. So, ini-insert lang dito sa may itong back grills. Akma ko muna, no? Guys, done na yung assembly natin ng nilinis na electric pan. Yung kanyang pan blade at saka itong front and rear cage. Since na medyo mahina na yung kapit niya, sinuportahan ko na rin ng cable tie yung bawat kanto. Ayan o. So kung anong kulay niya, katulad nito, itim yung kanyang gilid ng cage, itim din para hindi lata. Ayan, matibay na yan guys. Matibay na. Tapos yung mga excess, puputulin na lang ng gunting. Ayan guys o. Tatry ko na kung nag-improve yung hangin niya. And guys, test natin. Sarap. Lamig ng hangin. Lagyan natin sa pinakamababa. Uminis na yung hangin niya. Huwag natin i-swing. Guys. Okay, malinis na. Masarap. Masarap ang hangin. Okay. Done tayo dito sa electric fan.